Hi guys, it's me again, Jens, and welcome to my YouTube channel at kung nasa Facebook page po kayo natin, Jens Vlogs. At for today's video guys, pag-usapan po natin mga pros and cons as J1 visa holder dito sa America as teacher. So, kaya just stay tuned and watch this video. So ayun nga guys, ano nga ba ang mga pros and cons sa pagiging J1 visa holder as teacher dito sa Amerika. Pero bago po yan guys, disclaimer lang, may nag-ano kasi sa akin ng inbox kasi sa akin na recruiter ba daw ako, no daw recruitment agency ko. So ano lang guys ha, hindi po ako recruiter. Wala po akong recruitment agency at hindi din po ako link sa mga visa sponsor. Hindi po ako nagtatrabaho sa kanila. So, may visa sponsor kami, J1 Visa sila yung tumulong sa amin, pero hindi po ako nagtatrabaho sa kanila. So, ginagawa ko lang is nag-share lang ako ng aming experience sa pagiging J1 holder, J1, J2 holders. So, sinishare ko lang sa ating mga kababayan paano mag-process, anong dapat gawin at anong pagdating dito, anong mangyayari sa inyo, anong expectations. So, ganun lang po guys. So, para makatulong lang po sa ating mga kababayan. At, yun, vlog ko lang. Vlog, pagiging vlogger lang natin yung ginagawa natin. So, ayan. Sana naintindihan po natin. Pero guys, pwede po kayong mag-message sa akin. Message nyo po ako sa Facebook page, Jens Vlogs, may Facebook page po tayo. At pwede po kayong mag-comment dito sa YouTube channel natin, Jens Vlogs. So, ayan, sa ating video ngayon. Ano ba ang pros and cons sa visa holder? Unahan natin yung positive side, alright? So, number one, guys, is yung positive side sa pagiging J1 visa teacher dito sa US is yung experience na makapunta dito sa Amerika, di ba? Kasi marami talagang, especially sa ating mga kababayan dyan, marami talagang nangangarap na makapunta dito sa Amerika. Experience ng mga teachers natin na pagiging teacher dito sa Amerika, napakalaking tulong po yun guys, di ba? Right? Na opportunity sa ating mga kababayan na teachers. At, ayan. So, yun, a positive side, experience nyo. Second, salary, same thing. Sa mga teachers dito, yung sahod is, okay na siya, makakasave ka pa rin talaga. At yung second, yung isa pang positive side guys is, makapunta ka dito sa Amerika at ma-experience mo yung environment. Ayan, iba kasi talaga pag Amerika guys, di ba? Especially pag gusto mong matry ang snow, alright? So, yan, napakagandang experience yan. Makapasyal ka. Isipin mo na pasyal yung pupuntahan mo dito. Ayan, pupunta ka ng New York. Right? Pupunta ka ng Washington, D.C. And California. And Hollywood. Right? So, yan yung isa sa positive side sa pagiging J1 visa holder. At, saka guys, madadala mo yung pamilya mo. Ayan, yung asawa at anak mo. Right? Yun yung isa din na pwede mong isama yung pamilya mo. At isa pa, yung gagastusin mo, hindi kalaki yan. Sa J1, mostly, ayan, mostly talaga, ang mga visa sponsor ang tutulong sa'yo magagastos sa mga ibang requirements. Alright? So, yun yung mga positive side ng pagiging J1 holder natin. Alright? At, ayan, andito tayo sa negative side ng J1 visa. So, una guys is, yes, limited lang po siya. 3 to 5 years. Ayan, 3 to 5 years lang yung hangganan ng isang J1 visa. But, depende po siya, alright, kung single ka, at, di ba, at pwede kang makapag-asawa dito kasi nasa AFAM yung true love. Ayan, makahanap ka ng AFAM dito. Pwede kang
ma-extend. O, depende na po yan kung makakuha ka ng waiver. Alright? At kung pamilya kayo, couple po kayo, gagawa kayo ng anak, so, posible, makakuha kayo ng waiver, but 50-50 or mahirap kasi after ng pandemic, nag-change yung EVP, so, nahihirapan yung mga may anak at may asawa makakuha ng waiver at maka-extend. So, yun yung negative side sa pagiging J1 visa holder. At, guys, ito din, wag niyo pong asahan na sa sobrang laki ng sahod niyo, isipin niyo din po yung cost of living dito sa Amerika kasi sobrang mahal. Especially kung nasa ano kayo sa Florida or sa California or sa mga malalaking cities kayo mapunta, sobrang mahal ng bahay, renta. So, yan, isipin niyo din po yan kasi baka pagdating niyo dito, mostly nang dito sa mga teachers is nag-share sila ng mga bahay. Alright? Share sa isang apartment, share sila ng 3 bedrooms, hati lang sila sa bedrooms, alright? Divide by ilang bedrooms. Yun ang ginagawa ng mga Pinoy na kababayan nating mga G1 visa holder. At pwede din po kayo makahanap ng mga bahay na nagpaparenta na mas mababa yung renta nila kaysa sa isang apartment. Alright? At ano nyo din po, yung negative side din is 10 months lang yung sahuran dito. So, divide by 10, tapos walang sahod sa 2 months. Pwede ka sa 2 months magpasyal or maghanap ng extra job for 2 months. Minsan naman, may mga schools na go-offer ng summer classes. So, pwede ka pa rin makapagtrabaho dyan. At, ayan. So, pwede naman din magtrabaho yung spouse mo kung dala mo yung sawa mo. At, hindi mo pwedeng madala yung nanay, tatay, o kapatid mo. Right? So, yung madadala mo lang is yung asawa at mga anak mo. Yun. Yung negative side. Sahod is huwag niyong asahan na talagang sobrang laki. Malaki siya in convert sa Pinas. Pero isipin niyo din yung gagastusin niyo dito sa Amerika. Yan. Renta, pagkain, sasakyan, insurance, guys. Napakalaki. Kasi kung may sasakyan kayo, may insurance kayo sa sasakyan, kukunan niyo yung insurance, may sarili pa kayong insurance sa sarili ninyo. Yan, health insurance, tapos insurance para sa pamilya mo. Kasi ikaw yung mag-shoulder nun. Ikaw yung magbabayad para insurance sa pamilya mo. Okay? So, yun. Ano niyo po yung gagastusin. So, huwag niyong asahan na sobra talagang laki yung sasahurin niyo. Makakasave naman po kayo kasi 2 years, wala namang tax yung J1 visa. Good thing for that one nga. Walang tax yung J1 visa at makukuha mo siya sa tax refund. Alright? So, ipa-file mo during income tax return. Alright? Yun guys. So, yun lang. Mga pros and cons sa pagiging J1 visa holder natin. So, sana nakatulong itong video natin na to. At para sa mga kababayan, research lang po kayo kung may trabaho na kayo, malaki na yung kinikita nyo dyan sa Pilipinas. Pag-isipan nyo pong mabuti na i-give up nyo po ba yung work nyo doon for J1 visa. Right? So, pag-isipan nyo po talaga mabuti, timbangin nyo po ng mabuti para hindi sayang yung may nasimula na kayo sa Pilipinas tapos i-give up nyo for G1 visa, baka sa huli magsisisi po kayo. Pag-isipan nyo po mabuti, gusto nyo ba talagang mag-America, alright, na gusto nyo ma-experience yung opportunity na binigay ng US government kasi dream nyo talagang mag-America. So, yan, pag-isipan nyo po yung mabuti. So, yan, sana nagustuhan po na punin nyo itong video natin ngayon. At yun nga, hindi po ako recruiter guys ha, hindi po ako nagre-recruit ng mga teachers natin dyan. Nag-share lang po tayo ng ating nalalaman dito sa ating dito sa US for G1 visa. At nagustuhan niyo po itong video natin ngayon guys, may thanks button po tayo dyan na pwede niyo po suportahan yung ating channel. Ayan, pwede po kayong mabigay ng konting suporta sa ating channel. Click nyo lang po yung thanks button. May join button din po tayo kung gusto nyo
mag-join sa ating channel dito sa Jan's Vlogs. At ayan guys, maraming salamat sa inyong suporta at pwede niyo po akong i-follow sa ating Facebook page, Jan's Vlogs. Click niyo lang po like and follow. May mga videos din po ako dyan. Like and share lang din po tayo. Comment at message po kayo kung may mga katanungan po kayo regarding J1D sa ating dito sa US guys. So thank you so much at kita-kita po tayo sa susunod nating vlog. At ako po pala si Jens. Alright? So see you again in my next vlog. Bye!